Noong Agosto 1965, isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Maynila ang nagtala ng takot sa mga residente. Sa taong 1965, isang serya ng mga kababalaghan ang naganap sa lungsod na siyang nagpasindak sa publiko, ang paglitaw ng isang kriminal na kinikilala bilang Face Slasher. Ang Face Slasher ay naging usap-usapan sa buong Maynila dahil sa kanyang brutal na paraan ng pananaki. Ang modus ng kriminal na ito ay simpleng kakilakilabot. Sinasaksak o hinihiwa ang mukha ng kanyang mga biktima gamit ang isang matalim na kutsilyo o labaha. Sa maraming pagkakataon, hindi agad napapansin ng kanyang presensya. Bigla na lang siyang susulpot mula sa dilim at magdudulot ng pisikal at emosyonal na trauma sa mga inosenteng mamamayan. Madalas ang mga biktima niya ay mga batang estudyante sa Maynila na nasa elementarya at mga kolehiyala. Pagsiklab ng takot sa lungsod, ang pag-atake ng Face Slasher ay nagsimula bilang iilang insidente lamang. Ngunit unti-unti itong dumami at nagpatuloy na nagbunsod ng matinding takot at pangamba sa mga taga-Maynila. Ang mga tao ay natutong mag-ingat sa paglabas sa gabi at ang mga kadalasang dati puno ng buhay ay naging tahimik at tila bagay pinamamahay ng takot. Ayon sa mga ulat, nagiging mas daring ang mga atake habang lumalaganap ang kwento ng Face Slasher. Ibinahagi ng ilang saksi na palagi mabilis ang kilos ng salarin na parang isang anino na hindi mahuli-huli. Sa kabila ng pagsisikap ng mga pulis na maglunsad ng malawakang investigasyon at pagtugis, nananatili mailap ang Face Slasher na nagdagdag pa sa kanyang misteryosong reputasyon. Pinakamaraming kaso sa tondo at sa lahat ng pagkakataon, pareho ang modus. Bigla na lang sulupot ang salarin, sinasaktan ang biktima at saka mabilis na nawawala. Si Kapitan Felicimo Lazaro ng presinto sa Tondo ay ngumiti lamang at itinuring na isang uso sa kabataan ang mga insidente na ayon sa kanya ay sinasabing inspirasyon mula sa isang lokal na pelikula tungkol sa isang artistang may iba't ibang anyo, itong mukha ni Dr. Ivan. Ngunit sa mahigit 600 na kaso na nai-report, hindi na ito maaaring baliwalain bilang isang simpleng gimmick. Kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa mga salarin. May mga naniniwalang sila ay mga adik sa droga, habang ang iba ay nagsasabing sila ay mga extortionist na konektado sa mga gang na karate at bahala na. Ang mga hindi sumusunod ay sinusugatan ng labaha. Mga pagsisikap ng otoridad. Ginawa ng mga otoridad ang lahat ng kanilang makakaya upang mapigilan ang atake ng Face Slasher. Naglagay ng mas maraming pulis sa mga kalsada, lalo na sa mga lugar kung saan madalas maganap ang mga krimen. Gayunpaman, tila hindi ito sapat upang matigil ang serye ng pag-atake. Patuloy pa rin ang takot at paghihinala sa mga komunidad at marami ang natutong maging mapagmatyag at alerto sa kanilang kapaligiran. Ang mga mamamayag noong panahon na iyon ay nagbigay ng malawak na saklaw tungkol sa kaso at ang mga balita tungkol sa Face Slasher ay mabilis na kumakalat sa buong bansa. Ang misteryo ng kung sino ang salarin at ang kakilakilabot na modus operandi nito ay nagdulot ng mga haka-haka at mga urban legend. May ilan pang nagsasabing may nadarama silang kakaibang presensya o nagiging biktima ng mga panaginip na may kinalaman sa Face Slasher. Ang pinaka-nakakabaliw na teorya ay ang mga panalaksak sa mukha ay bahagi ng isang komunistang plano matapos matagpuan ang dalawang poster na may Nazi swastika sa San Francisco del Monte Elementary School. Ang mga poster ay nagdulot ng takot sa mga estudyante, paalala pa sa mga magulang at nagudyok sa mga hepe ng pulisya na magtalaga ng 180 na pulis upang magpatrolya sa mga paaralan. Ang wakas ng kababalaghan. Habang patuloy ang mga pag-atake, naging masidhi ang paghahanap sa salarin. May mga nagsasabi na isang lalaki ang nanghuling noong bandang kalagitnaan ng 1965 na pinaghihinalaang siya ang Face Slasher. Ngunit hindi naging malinaw ang resulta ng kaso. Sa kalaunan, huminto rin ang mga pag-atake at parang nawala lang bigla ang kilabot na nagdudulot ng takot sa Maynila. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin tiyak kung sino nga ba talaga ang Face Slasher at ano ang naging motibo sa likod ng kanyang karumal-dumal na mga gawa. Bagamat lumipas na ang mga dekada, ang kwento ng Face Slasher ay nanatiling bahagi ng mga alamat at kababalaghan sa Maynila. Maraming residente, lalo na mga nakaranas ng takot noong panahong iyon, ang hindi makakalimutan ang takot at pangamba na hatid ng misteryosong kriminal. Pamanang takot. Ang Face Slasher ng 1965, isang halimbawa ng mga urban legend at tunay na krimen na nagiging bahagi ng masalimuot na kasaysayan ng isang lungsod. Ito ay patuloy na nagiging paksa ng mga talakayang kwento at mga palabas na naglalayong isalaysay ang mga nakaraan at ang mga kababalaghan sa lipunan. Dalawang salarin lamang mula sa Paranaque ang nahuli ng NBI. Ngunit dahil walang naibunyag maliban sa pag-amin ng krimen, nananatiling palaisipan na hanggang ngayon ang kanilang motibo.
Pagsapit ng katapusan ng taon, humupa ang takot ng dulot ng mga panalaksak. Sa kasaysayan ng bawat bayan, may mga kwento ng takot at mistero na nagiging bahagi ng kanilang kultura. Sa Maynila, ang Face Slasher ay isa sa mga hindi malilimutang kabanata ng kanilang masalimuot na kasaysayan.